todo paghahanda na ang ginagawa ng mga lokal na opisyal ng Barangay 351 sa Maynila para sa 4 na araw na lockdown. Ito ay dahil sa tumataas na naman ang kaso ng COVID-19. Ayon kay Barangay Chairman Almira Calip, bawal munang lumabas ng bahay ang mga residente mula Webes, March 11 ng alas 12:01 ng hating gabi hanggang Linggo, March 14 ng alas 11:59 ng hating gabi. Pinapayuhan ng mga residente na ngayon pa lamang ay bumili at mag-imbak na ng pagkain at iba pang mga pangangailangan. Bawal din pumasok sa barangay ang mga food delivery services. Bawal din magbukas sa mga tindahan at iba pa mga establishmento. Ayon kay Calip, bibigyan ng rasyon ang mga residente. Sakaling may kailanganing bilhin ang mga residente sa labas ng bahay, maaaring itawag o i-text para ang mga barangay tanod na ang bumili. Pinapayuhan din ang mga nagtatrabaho na maghanap muna ng pansamantalang matitirhan sa loob ng 4 na araw dahil ipagbabawal ang paglabas at pagpasok ng mga residente sa barangay. Hindi rin muna kikilalanin ng barangay ang mga quarantine pass sa loob ng 4 na araw. Kahapon, nagpaalala na kami na mag-uumpisa kami ng lockdown mamayang 12 midnight. Mula umaga, nag-iikot na kami, nagpapaano na kami sa mga tao na mamili na sila ng kanilang mga pangangailangan para sa Webes kasi wala nang kahit sino ang pwedeng lumabas. Pati sasakyan, pinalalabas na din namin para hindi kung sino yung lalabas sa sasakyan, doon na muna sila sa office nila para hindi sila maabala sa kanilang trabaho. Kakasuhan po ng Bayanihan Act. Ilalagay po muna sila sa aming cover court. Yung mga kapulisan na po ang bahala sa kanila. Nakikipag-cooperate naman sila kahit wala naman kaming positive na ano kasi hindi naman maiwasan yun dahil yung family ay nagtatrabaho talaga sa private na ano kaya nag-positive sila. Pero sa amin dito, simula nung nag-pandemic last year, lahat naman dito ng mga tao sumusunod sa patakaran ng barangay na walang lalabas, kahit yung mga anak nila, kung sino lang yung nagtatrabaho, yun lang yung talagang lumalabas. Kasi araw-araw po kaming umiikot para magsaway ng mga tao na walang tambay, kaya kahit hindi kami nag-lockdown, hindi pa kami lockdown, talagang umiikot yung mga pulis. Wala naman silang nakikitang... At saka araw-araw kami nag-disinfect. Yung trompa namin, araw-araw kami nagpapaalala na hindi pa tapos yung pandemic, kaya wala pang dapat magpakampante. Kaya maano naman po yung mga tao dito. Dahil dito, nababahala naman ang mga residente sa 4 na araw na lockdown pero wala silang magagawa kundi ang makipagtulungan na lamang. Napakahirap para naman sa amin kasi maraming maapektuhan eh. Negosyo, hindi ko lang alam kung mag-a-accept ba kami ng order paano pero nakakompromise na kami sa mga customer eh. Kaya ngayon nakikipag-coordinate pa rin ako sa mga customer ko ngayon. Sa dami namin nakakausap, tumataas ang kaso ng COVID. Hindi natin alam kung COVID may ito o strain, kung ano man eh. Aware naman para sa kapakanan ng lahat. Para matapos na rin ang problema, kailangan i-lockdown para na rin sa kapakanan ng lahat. Kesa naman yung magdusa na half lifetime na ganito. 12 katao ang nagpositibo sa COVID-19 sa Barangay 351. Bukod sa 351, naka-lockdown din ang Barangay 725 pati na ang Malate Bayview Mansion sa Barangay 699 matapos makapagtala ng 14 na confirmed cases at tap-in hotel na may 3 kaso. Inatasan na rin ni Manila Mayor Isko Moreno ang local government personnel na simulan ang pamamahagi ng mga food boxes. 1,019 na pamilya ang bibigyan ng ayuda sa Barangay 351, 1,109 pamilya sa Barangay 699 at 165 na pamilya sa Barangay 725. Bawat kahon ay naglalaman ng 3 kilo ng bigas, 16 na piraso ng canned goods at 8 sachet ng kape. Tinatayang nasa 700,000 pamilya sa Maynila ang naapektuhan dahil sa COVID-19. Chona Yu, Radyo Inquirer Online, Bayang Nagtatanong, mamamayang ubusin sa.